sabi sa akin, sasali daw siya sa bike up. Pero bakit hindi siya sinasali? Diba? Tapos sinabi ko sa kanya, pre, baka naiiyak ka lang na sabihin sa akin na hindi ka mag-join. Pero hindi ka naman talaga mag-join. Sagot niya, hindi pare, sasali talaga ako dyan. So yung mga ganun, alam mo yun dapat, kung hindi man ang galing sa kanila yung final conclusion, pero ikaw sa sarili mo, meron ka ng final conclusion na pinubola na lang ako nito, niloloko na lang ako nito, parang ayaw na lang ako nito ma-disappoint or masaktan. May mga taong ganyan na hanggang ngayon, alam mo yun, na sasabihin nila, jo-join sila, pero hindi gumagawa ng paraan. Diba? Kasi ako ha, sa totoo lang, ang tao talagang naintindihan yung negosyo at potential ng First Bite of Last. Alam mo yun, bukas lang o sa susunod na araw, kasali na yan eh. Parang ikaw, na dealer ng First Bite of Last, diba? Nung nakita mo yung First Bite of Last, kung wala kang pera, parang di ka makatulog. Kasi why? Nakita mo yung potential, na-realize mo yung potential. Kaya kung yung mga taong kinakausap natin, sinasabi nilang jo-join sila pero hindi naman tumutuloy. So, alam mo yun, parang ikaw na yung magkaroon ng final conclusion sa sarili mo. Siguro, kung nagawa mo naman yung tamang pagpa-follow up, hayaan mo na lang sila na, alam mo yun, na ulitin mo pa rin, pero alam mo yung wag mong asahan na natutuloy. Pero syempre, it's okay to be positive. Kaya lang, para hindi maproteksyonan mo yung sarili mo from negativity or frustrations. Kung jo-join siya, di good. Tsaka kayo mag-usap ulit para sa planning, next level na ng planning para sa negosyo niya o sa negosyo niyo. Pero kung sasabihin niya na parang, sasali ako, pero hindi naman sumasali. So parang dapat ikaw yung mag-move-on, dapat mag-move-on ka. Kasi pag hindi, hindi mo mapoproteksyon niya yung sarili mo from negativity. Okay? Ayan. Tactics without strategy is the noise before defeat. Okay, Sun Tzu. Okay. So tactics without strategy is the noise before it. So ibig sabihin, pag wala kang tactic at wala kang strategy sa mga ginagawa, para ka na rin lang ingay sa pagkakalim. So parang sa pagiging loser mo, no? So actually, yung mas makukonsider natin ng mga loser dito is yung mga nagkukulit. So yung mga na-fed up, yung mga hindi na lumaban. Dapat magkaroon ka ng strategy kung talaga magkaroon ka mo ng resulta sa First Bite of Last. Okay? So ayan, patapos na tayo. We are not just selling First Bite of Last product, we are selling the benefit. So ulitin ko ah, sa akin ang galing to mismo, sarili ko ng wisdom to, hindi lang tayo nagbibenta ng produkto ng First Bite of Last. Ang binibenta natin dito is yung beneficio ng First Bite of Last. So we are actually selling the product, the benefit of the product. Kasi pag sinabi natin product, juice lang yun eh. Diba? Pero pag ang binenta mo yung benefits niya, yun yung binibili ng tao. Diba? Marketing plan, yung negosyo ng First Bite of Last, you're actually selling the system of First Bite of Last. If you do this system, ito yung pwede mangyari sa'yo, ito yung pwede mo maging resulta. You're actually selling the benefits. No, not the product itself, not the marketing plan alone, but the system of the marketing plan. Okay? Yan. So, the secret to sell anything is to say anything about your product. So, ang sikreto para makabenta ka, okay? Dapat marami kang nasasabi tungkol sa product mo. Ngayon, wala kang masasabi kung wala kang alam. Kung hindi ka nag-aaral, hindi ka nag-tamad ka umatay ng mga training, hindi ka nag-take down notes, hindi ka nag-re-review, wala kang mabibenta. Hindi mo makayang ibenta yung product ng First Bite of Last. Ganun din yung marketing plan natin. Pag hindi mo kayang i-explain ng maayos, pag mong i-explain ng mga mapasali sila. Okay? The goal is to make them realize that they need First Bite of Last more than you need it. Okay, yan ang ganda nito. Diba? Ang goal sa pakikipag-usap sa kanila is maparealize mo sa kanila na kailangan nila yung First Bite of Last. Mas kailangan nila yung First Bite of Last kesa sa'yo. Okay, so kasi when we talk to our prospects or client, kailangan ma-realize nila na kailangan nila yung negosyo, kailangan nila yung produkto. Kasi pag na-realize nila na parang kailangan mo lang makabenta, tapos na usapan, binibili, hindi na magbibili. Bumili man yan, tatawa dyan ng bonggang-bongga sa'yo, ihingi pa ng discount yan kasi narinig niya na 25% off pagka sumali, pagka dealer ng First Bite of Last. So, yung mga ganun bagay. So, dapat firm. Dapat malinaw, dapat maayos yung pag-address mo ng marketing plan, yung pag-address mo ng product para ma-realize yun na kailangan para ng First Bite of Last. Okay? There is no secret. I work really hard on my idea to get it as good as I could.
and then knock on door after door. Out of 1,200 people, 11 say yes. 11 said yes. Those 11 made me millionaire. So, ibig sabihin, huwag ka ma-disappoint kung nire-reject ka ng napakaraming tao. Pero there is a science behind sa mga rejections. Meaning, yung 1,200 people na sinasabi ni Bill Gates, it could have been lesson kung merong science. Ibig sabihin, kung mas pinag-aralan, mas i-strategize mo yung paraan ng pag-ipag-usap mo, yung approach mo, mas mali-lesson sana yun. So, ibig sabihin, yung mga purpose na mga ganitong klaseng training is malesin natin yung frustrations, malesin natin yung maling approach mo, malesin natin yung mga maling diskarte mo para magawa mo yung negosyo ng first 5 minutes. Yeah. So, yun po yun. So, ibig sabihin, we have to analyze. Okay. Yun lang naman po at maraming salamat. Great Vital Morning and Happy Network Marketing for All. So, sana marami po kayong natutunan at sana yung mga na-realize nyo po, may apply nyo po siya as soon as possible. At huwag niyong hayaan na yung learning niyo is maging knowledge lang. Kailangan you have to put it into action para may mangyari po doon sa mga pinag-usapan natin. Kasi, sabi ko nga kanina, tatalino ka lang, hindi ka yayaman, pag hindi mo, practice yung natutunan mo sa first night ng last. Okay, by the morning, maraming salamat po. If we have po doon sa team na nag-organize itong seminar natin o webinar natin, maraming salamat po. Salamat mong Doi sa mga binigay niyo opportunity na kaya po ng ipo. Thank you so much po and happy network marketing to all.